Magandang araw po mga ka-Airsoft. Mag-unbox po tayo ngayon ng isang unit ni Lancer Tactical. Ito po ay ang LT-25T Gen 2. Pro-line metal po siya with interceptor po. Check po natin yung kanyang mga inclusion, appearance ni unit. Tapos i-test fire natin kung gaano kalakas ang LT-25 Gen 2 ni Lancer Tactical. Meron po kasama rito Lancer Tactical Board, target board. Ayan po. Check. QR code ni Lancer Tactical. Additional info, check ko na lang sir, mga ma'am. At dalawang stickers ni Lancer Tactical. Instruction manual ni Lancer Tactical. How to use the gun. Mga parts number. Andito po sa loob. Stoller Air Software. Check ko na lang po. May QR code din po siya. Additional info. Check ko na lang sir, mga ma'am. Next po natin. Marami pong kasama si Lancer Tactical. Mauna po tayo sa cleaning rod. Meron pong cleaning rod si Lancer Tactical LT-25. Meron po kasamang low FPS spring. Kasi po yung naka-install po kay Lancer Tactical LT-25, nag-range na po siya ng 400 FPS up. Ayan po, extra po ito. Baka pag may laro kayo, mga ka-airsoft na nag-range lang po ng 300 up, pwede po ito. Next po, siyempre may kasama siyang .20 BBs, 1,000 shots o 1,000 rounds. Check. Tapos, meron siyang detachable na front and rear sight. Ito po. Ayan. Front and rear sight. Sample lang po ito kasi may naka-install na po sa kanya. Pinapakita ko lang po na pwede siyang tanggalin, pwede rin siya nakakabit. Ito po. Tapos, 2-inch railing extension. Metal po siya, metal. Ito po siya. Check natin mamaya kung para saan to. Check. Tapos, meron po siyang dalawang screw. Tapos, isang Phillips screw. Ayan. Para po dito sa ating 2-inch extension na metal. Ayan po. Ayan po mga included niya with tactical patch ni Lancer. Ayan po, Lancer Tactical Patch. Siyempre, Lancer Tactical, marami siyang kasama. Dinoble-doble niya na po lahat. Meron siyang original na Lancer na magazine, which is 140 rounds. Ayan po siya, 140 rounds. Ito po ngayon. Meron po siyang extra. 300 rounds po, di kamot. Di kamot naman po siya. Ayan. Pero yung unit po na to, wala po siyang kasamang battery and charger. Yun lang po ang kailangan natin i-additional sa kanya. Further that, check natin po ang Lancer Tactical LT-25 Gen 2 Interceptor. Ayan po siya, ma'am sir, mga ka-airsoft. Mag-install po tayo ngayon ng battery ni Lancer para ma-test tayo natin ang kanyang performance sa FPS at saka yung auto at saka full auto niya. Check po natin.
Tatanggalin lang po natin itong back cover, back rubber. Check. Press lang po itong dalawa. Ito po, dito sa loob. Tanggalin natin to, yung cover niya sa back. Tapos makikita na po natin yung kanyang cord or wire. Ngayon po, meron ako dito yung pang test lang sa unit, which is battery. Store use. Sa Vincent Sabi Shop. Ito po ay ano, Lipoly BB2C. 1,100 milliampers po siya. Check po natin. Semi kung working. Working ang semi sa auto. Good. Pasok ko po si battery sa loob para ma-install din po natin. Pakita natin kung ano itsura niya pag nakalagay na si battery. Anong tunog niya? Performance ni LT25. Balik ko si cover. And then si rubber. Check. Ayan na po siya. Ayan na po siya. Retract. Yup. Ngayon po, mga ka-airsoft, lalagyan po natin ng balat ang dalawang magazine niya. Una tayo sa original magazine ni Lancer Tactical, which is 140 rounds. Dito, pwede natin gawin na manual. Manually, pero sa mga katulad na airsoft na mga paglaro, matagal po siya gamitin. O gabin, matagal po siya kasi isa-isa po. Ngayon po, meron po kaming store use lang din, BB reloader, para mabilis lang po ang paglagay. Pag wala kayo sa wala kayo nito, ma'am sir, check ko na po sa website or sa aming mga store. Ayan po. Parang naglalaro lang po. Press lang. Okay. Good. Meron na po siyang bala. Next naman po natin, yung 300 na metal. Open lang po siya dito. Dito na po tayo maglalagay. Sarado, tapos kamot. Ito po yung code nila, kakamutin sa baba. Ito po, ito po yung winder niya. Kakamutin lang. Unahin ko pong i-test yung kanyang original magazine. Semi ko muna para safe tayo. Semi. Yun. FPS ko po. Check natin kung gaano kalakas. Ayan po. 456.6. Isa pa po. Ayan po. Diyan po nag-range ang kanyang FPS. Napakalakas po niya. Ito po yung kanyang selector. Ito po. Selector. Safety. Semi. Full auto. Ayan. Mag-safety muna tayo. Hindi po siya puputok. Semi sa taas. Auto, burst lang. Semi. Good. Good po ang original magazine niya, which is 140 rounds. Next naman po natin, ang 300 rounds na bikamot. Semi. Full auto. Safety tayo. Check. Ngayon po, i-install ko po sa kanya si 2-inch na extension, which is metal, pro-line metal. Check po. May ano naman po siya, tawag dito, may screw. Ayan po. Pasok natin. Para makikita na po natin yung itsura ni
LT25 Gen 2 Interceptor. Dito na papapasok ngayon yung dalawang screw and then pilip panghigpit. May guide naman po siya kasi may butas na po siya. Higpit pa na lang po natin. Tapos nakita natin ang kanyang itsura. Kanila. Pasok lang po natin. Higpitan lang po natin hanggang sa napasok na po. Fellow airsofter, ganyan na po ang mukha ni LT25 magazine. Ganyan po ang mukha niya. Pag may 2-inch extension, Pro-Line Metal. Ayan po. Test po natin. Semi. Good. Good po si magazine na pangalawa. Ganyan po ang itsura niya. Maraming salamat po mga ka-airsoft sa panonood. Pag may mga katanungan po tayo, check niyo po ang aming website, which is Vincent's Hobby Shop. Maraming salamat po. Thank you.